Eh, hindi ba sabi ng kampo ni Isko Yukot na hindi naman mananalo, nanggugulo na lang eh, mga kaibigan eh, nang babastos na lang para masabing kandidato pa siya, ha? Para masulit yung mga donasyon, ha? Sa kampanya, mga kaibigan, para kunyari maipakitang siya ay seryoso. Seryoso ba yung ganyan? Magpaparatang ka sa simbahan? Ha? Eh, kung sino man ang piliin nila eh, bakit mo pakikialaman? Di ba? Mga kaibigan, eh sana nagpakatino ka muna bago ka tumakbo. Di ba? Kasi masama track record mo eh. O, ngayon eh, ang sisisihin mo eh, yung simbahan, di naman ang may kasalanan yung simbahan kung ba't masama track record mo. Eh, ikaw ang gumawa ng ikasasama mo. Di ba? Ikaw ang gagawa ng iyong ikasasama. Tapos, si pararatangan yung simbahan, bakit daw pinapayagan doon sa harap ng ilang mga, ako, mga kapilya nila yan, o mga simbahan nila, mga kaibigan, eh, merong nakakabit na pink. Ha? Eh, ba'yan ang pakialam mo? Hindi ba? Ikaw nga ito nagsasabi na merong separation of church and state eh. Hindi ba? Kayo nga nagsasabi niyan eh. So, huwag niyo silang pakialaman kung sino gusto nilang piliin. Dahil ang eleksyon, pagpili yan eh. Hindi ba? Ano ba ang eleksyon? Hindi ba pagpili ng iboboto mo? Hindi ba? O, eh, ba't mo pakialaman yun? Yun ang ikaw ang lumalabag sa separation of church and state, hindi sila. Ha? Kung ang simbahan man, sinasabi, eh, ginagamit pa, pati papa eh. Alam niyo naman itong si Ako Moreno. Ito, si Ako Moreno ito. Meron na naman si Ako ito kanina. Ha? Mga kaibigan, meron daw pinagamot. Dalawang taon na raw nakakaraan, tinulungan daw nakapagpa-transplant sa ibang bansa. Ha? Ay, taga Isabela. Ewan ko kung totoo yun o saan nila nakuha yung script na yun, mga kaibigan. Pagkatapos, isiniingit na naman niya kwento sa sarili niya. Nakesyo siya raw. Eh, iniwan ng nanay niya sa ospital. Mga linti kong gumawa ng drama ito, hindi totoo eh. Tapos, nagpaalam ang nanay niyang, uuwi muna ako dahil maglalaba pa ako. Alam nyo, ito ah, mawalang galang na. Kung kayo po, kilala ninyo ang, nasubaybayan nyo lang si Isko, mandidiri kayo sa sinasabi nito eh. Bakit? Yung nanay niya, hanggang sa namatay eh, sa tundo namatay eh, sa balot. Ha? Mga kaibigan, mag-isa ang nanay niya. Kung talaga mahal niya yung nanay niya, di tinira niya rin sa Tierra Nova. Di ba? Diyan sa Alabang, mga kaibigan. Oh, eh, ba't doon sa balot? Ha? Nag-iisa yung nanay niya. Oh. Mandidiri kayo. Si Ako Moreno, yan ang talagang pangalan niya. Eh. Hindi naman Isko eh. Ha? Si Ako Moreno, lahat siya eh. Oh, may pangyayari, papasok niya yung sarili niya. Ha? Hindi naman mga totoong kwento yan eh. Ha? Mga pang-comics yan eh. Mga kaibigan eh. So, ang lumalabag sa separation of church and state, eh ikaw. Di ba? Kayo. Sapagkat pinakikialaman ninyo ang desisyon ng ilang tao, ng mga tao. Nainggit ka. Katunayan, kung sa kanya gagawin yun, siya ang ilalagay doon, magrereklamo ba yan? Hindi siya magrereklamo. Dahil mukha niya, di katakot-takot na puri gagawin yan. Di ba? Hindi lang puri. Baka dumila pa sa puwit yan. Di ba? Oh, baka maglakad pa ng paluhod yan, ha? Na nakabrief doon sa papuntang simbahan, mga kaibigan. Oh, dahil siya ang dadalin. At mukha niya dinidisplay doon. Eh, sinasabi niyo yan kasi hindi ikaw eh.
Di ba? Oh, hindi ka pasado. Ibig sabihin, sa moral standard na ng mga aral na pinapalaganap ng mga relihiyon, bagsak ka. Di ba? Bagsak. Oh, hindi ka pasado. Oh, yun ang ibig sabihin nun. Kung marunong kang umintindi, ba't ka magagalit? Di ba? Oh, hindi ikaw ang gusto nila eh. Ang gusto yung si Vice President Lenny Robredo eh. Oh, eh, yung mga siraulo, katulad kanina nakita ko, karaban-karaban, saan ba sila nagpunta? Isabela? Walang tao eh. Hindi nila makuna ng aerial view eh, malayuan. Wag ng aerial eh. Yung malayo na lang, puro close-up eh. Walang tao. At yung mga marami sa mga yung kasama nilang dumarating yun. Kasama ng entourage nila. Kung saan sila pupunta tapos magpapanggap na supporter doon. E di ba nga, ang balita natin, yung mga job order. Alam ba ninyo yung job order na mga temporaring empleyado ng City Hall na tuwing anim na buwan yata yun nire-renew, kundi tatlong buwan, anim na buwan. Yun ang inuutusan na magpunta kung saan saang lugar, madaling araw pa lang, lalakad na para magkabit ng mga campaign propaganda materials ni Isko Yukot, mga kaibigan. Oh, ginagamit nila empleyado. Ang nagbabayad po ay pera ng taong bayan. Ha? Sa kanyang pagtakbong presidente. Sila ni Kwan, ni ng kanyang hani. Yung matandang hani niya. Natuyot na. Alam mo, dapat si Hani, magdala ng lagadera to eh. Ha? Para diligin muna yung sarili niya, para sumariwa naman ng konti. Ha? Eh, tuyot na nang makita ko eh. Eh bueno, ang sabi ni Vice President Lenny Robredo, siya ay humihingi ng tulong, ha, ng simbahan na tulungan siyang labanan ang disinformasyon. Which independent fact checkers say she is the top target of, na ayon sa mga gumagawa ng itong mga fact checkers katulad ng Rappler, meron sila niyan eh. Ang Rappler nga merong panawagan niyan eh. Na pagka meron kang napasahan ka o kaya nakabasa ka ng mga kapirasong mga post, di ba? Na akala mo hindi mo ma-determine, totoo ba ito? Di ba? Totoo ba na si Vice President Lenny Robredo umaarte lang nung magtanggal ng sapatos? Na yung pala 2016 pa yung litrato nung kandidato pa siyang Vice President. Oh, pwede kang tanong o kaya ay ipadala mo ang iyong concern sa Rappler. Meron pang iba na mga media institution, ito'y bahagi ng para maproteksyonan ang hanay ng mga mamamahayag para hindi maloko nitong mga fake news ang publiko, para magkaroon ng kaalaman ng publiko kung alin ang tamang balita at disinformation o fake news, mga kaibigan. Oh, alam ba ninyo, dito sa mga fact checkers na ito, natuklasan nila na ang pinakapangunahing punteriya
nitong mga troll, ha, ay si Vice President Lenny Robredo. Oh, ang sabi nga ho, in the hopes of tapping its machinery to combat falsehoods. Kaya siya humihingi ng tulong din sa simbahan. Katunayan, hindi lang ho ang simbahang Katolika ang, ewan ko kung ginagawa na nila yan, parang may nabasa ako na nananawagan na rin ang simbahan na labanan natin yung mga fake news na yan. Meron pa hong ibang religious organization ngayon, ha, na aking narinig na hinihimok ang mga miyembro na wag basta-bastang maniniwala at pinapag-iingat sa mga nababasa nila, ha, na lalo na yan ay hindi totoo, na wag paniniwalaan agad, ha, oh, eh hindi lang naman simbahan eh, yung ibang relihiyon din, mga kaibigan, eh pero pag ang pinasok mong relihiyon yung El Shaddai, eh wala na. Walang pakialam yan sa fake news eh. Ang kailangan niyan kwarta eh. Tsaka si Kay Buloy, mga kaibigan, di ba? Oh, yan ba may moralidad ba yan? Wala. Diyan mo malalaman eh, mga kaibigan eh, na walang hiya mga namumuno ng relihiyon pagka ganyan. Hindi ba? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Oh, kaya kahit anong paliwanag ang gawin niyan, di na sila makakabangon yan, Sarbay. Wag na wag kayong maniniwala. Di ba, ito nga si Lacson tsaka si Soto ngayon nananawagan. Wag daw kayong magbase sa pagboto sa survey. Eh tayo, tagal na natin sinasabi niyan. Kay may eleksyon, kay wala. Mga kaibigan, bakit? Sapagkat ang dapat pagbasihan sa pagpili ng iboboto ay yung track record nila ng kumakandidato na pipiliin mo, ibabatay mo sa kanyang track record. O, sino ba may mabuting track record? Di ba si Vice President Robredo? At itong si Kiko Pangilinan, mga kaibigan. O, maganda track record din yan kumpara mo sa ibang kandidato. Kay Vice President Robredo, kahanga-hanga ang kanyang track record, mga kaibigan. Sa lahat ng Vice President, bobo nga yan eh. Si Vice President Robredo, may bobo yan. Kasi ayaw magpayaman eh. Kung Vice President ka na, dalawa pa kayo nila, ginawa nilang cabinet member yan, binigyan ng posisyong kunyari. Pero, hindi pa nagtatagal, tinanggal. Dalawa pa kayo nila. Yung isang pa kayo nila, baka sakaling ito, eh makipagsabuatan sa atin. Pag nakipagsabuatan ito sa atin, eh kakampi na natin ito. Ha? Hindi na ito makakatakbo. Kasi kasabuat na natin eh. Oh, sasama na ito sa sindikato, mga kaibigan. Di ba sinasabi ko nga nun, ginagamit kong ehemplo. Dilawan. Ano sabi ko nun? Nung nandun tayo sa kabilang himpilan, ang sabi ko, tigil nyo na yung Dilawan. Kasi hindi naman tayo pipili dahil sa partido kung magkakaroon ng eleksyon. Ang pipiliin natin, eh, nakabatay
ang gagawin natin pagpili sa kanilang track record. O, dilawan-dilawan eh. O, eto ka ako, bibigyan ko kayo ng example. Di ba kalaban ni Digong nyo si Senator De Lima? Ayan, hanggang ngayon nakakulong oh, wala namang kaso. Yung ibang kaso sa kanya na dismiss na. Ang sabi ko ganito, eh kayo naman eh, sinasabi nyo lang yan pag hindi ka kampe. Pag hindi kumampe. Pero halimbawa ka ko, si Senator De Lima, oh, eh gusto na niya makalaya, luluhod na siya, sasabihin niya, oh sige, hindi na ako magsasalita, susuporta na ako sa inyo, kamukha ng ginawa ni Guarin. Oh, mga kaibigan, sasabihin niyo pa ba yan, dilawan? Eh, ang dami niyong kasamang dilawan, mga gago. Di ba? Eh, yan lang si Digong niyo, dilawan yan eh. Di ba? Dating dilawan yan eh. Oh, yan, mga kaibigan. Eh, doon sa pinanggalingan kong himpilan, bago tayo nakabalik dito, ang daming inarbor sa akin dyan. Pati yung si Leo Marcos, pinagsabihan ako, huwag ko raw babanatan. Sabi ko, makukulong na ho yan eh. Eh, hindi lumipas ang ilang araw, dinampot eh, mga kaibigan eh. Maaresto na yan eh. Inaresto ng MBI, mga kaibigan. Isa yan sa inarbor sa akin, si Cayetano. Oh, marami pa. Sa bandang huli. Ha? Maisusulat din natin yan, mga kaibigan. Bakit importante ang 2022? Hindi naging madali para sa Pilipinas ang nakalipas na halos na 6 na taon. Nagkawatak-watak tayo at nagkaroon ng hindi inaasahang pandemya at maraming sakuna. Ngayon 2022, aang taon muli. Ikaw, ako, tayong lahat. Ibabalik natin ang mga nawalang oportunidad para guminhawa muli ang ating buhay. Paano? Aayusin natin ang pandemic response, ibabalik natin ang sigla ng ekonomiya sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga ayuda sa mga mamamayan at sa iba't ibang sektor gaya ng agriculture, tourism, MSMEs at iba pa para maibsan ang kahirapan at makalikha ng mas maraming trabaho. Patuloy pa rin tayo magbabantay laban sa korupsyon. At ngayon tayo ay nasa social media age, magtulungan tayong labanan ang digital threats gaya ng fake news at trolls. Magbabago ang lahat sa 2022 kung ikaw, ako at tayong lahat ay magtutulungan dito. Walang iwanan, tuloy-tuloy lang ang laban. Ay isa ang dahil dito'y wala ang pagkukunwari, hindi padadaig sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan nagmamahal sa'yo. Punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo,
kaibigan, ang bawat kaibigan na totoong tao.